Sa video na ito, ituturo ko sa inyo paano tugtugin ang kanta ni Cat Stevens. So, ito yung Father and Son. Okay, sana magustuhan nyo, ha? Sige, simulan na natin. Simula ako sa G chord. Ako dito na dalawang two fingers. So kung iwalay natin to, ito ay like an A minor 7. So kinombine ko siya. So from G, yan. Ito siya. So G is basically ito ang ginamit ko ng finger. So third finger sa 6th string 3rd fret, then second finger sa 5th string 2nd fret, and then yung pinakahuli is yung 4th finger 1st string 3rd fret. Okay, ulitin ko ulit. Okay, isa pa. So, next naman is ituturo ko naman tong dalawang notes dito or two notes. So, right after nito. Then, so naka-ready na tong dalawa. Okay, ito. So, nilagay ko yung first finger ko sa second string first fret. And then, so pwede yan ha, pwedeng ito. Pwede itong 4th finger or pwede itong 3rd finger. Alin man sa dalawa, ha? Kung saan kayo komportable. So, yung 2nd note is ilagay ko sa 1st string 3rd fret. Okay? 3rd finger. So, either 4th finger or 3rd finger. So, simulan ko ulit. Next is so, binaba ko lang itong dalawang to dito. Okay, so 1, 2, 3 sa 3rd fret. Okay? 1, 2, 3. Isa pa, sa ito yan. Tara, papa. Or, papa, papa. So, i-hold nyo lang, ha? Huwag mo nyo naman tutugin na parang, ano lang. Yeah, so, nakaano siya parang detached. So, ang pangit ang tunog, pang bitin. So, dapat naka-hold siya. Konting slide. Yeah, para medyo mas, ano, sophisticated ang tunog. Ta-ta-ta-ta. Yeah. Okay? So, ito naman yung chord sa sa verse. G, plus D, then C or C9, next is A minor, then balik sa G, then E minor, then A minor, then D. Okay? So, yung mga chords. So, tarara, tarara, tararirara, tararara,
tapos ng papa. Okay. Tapos yung next part naman, na may B minor na rito. Tip ko lang dito, so kailangan talaga medyo malakas na yung fourth finger nyo rito. Kasi medyo mahirap talaga itong ganitong position. Kita nyo naman. So, kasi mostly sa mga beginners talaga, ito talaga ang pinaka weak talaga yan. Pinky natin. Yung pinakamalit na mga ano eh. Yung maliit na maset dito, so kaya hirap siya pagdating sa ano, sa pag-grip medyo mahirap talaga, mahina yan. So kailangan lang palakasin. Yeah. Mahirap kasi kung ganito naman ang gagawin mong posisyon. So ano eh, masyado siyang matrabaho sa left hand, no? Ang hirap niya, no? So, ito yung mas mabilis talaga. Kasi naka-ready na lang yung, nakabang na lang yung two fingers mo rito eh. Hindi ko lang sinasabing madali, pero yun yung talaga pinaka-easiest way na gawin to. Kahit ako mahirapan ako yun. Diba? Hindi pa siya ganun maklaro. So, mas safe to. Tapos yung sa chords ng guitar solo is parehas lang din ng ano sa verse. Dito na lang. Sana may natutunan kayo. Medyo ano lang, dinalihan ko na lang yung strumming. Mas magigets nyo kasi puro downstrokes lang naman yung ginawa ko. And actually, dapat ang i-workout nyo talaga yung left hand. Kasi dito tayo lumilikhaba ng magandang tunog sa left. Kaya pag pangit yung position na ginawa mo, hindi proper yung pag-press mo, hindi curve yung fingers mo, walang sapat na power dun sa grip, sa gripping, hindi mo makukuha yung talagang gusto mong tunog. Okay, ganun lang. And see you guys for my next coming videos. Salamat!